yung akin din pong panalangin na sana yung ating mga parokyano, no, ayun ang maging apostolay. Magdasal para sa mga may sakit. No? Magsimula tayo doon. No? Hindi sabagat gawa lang may sakit kayo. No? Hindi lamang gawa ng may sakit kayo. Hindi lang sabagat kayo'y may sakit. Bakit? Bilang pagpapasalamat sa biyaya ng kalusugan na itinadasal natin na yung mga kapatid natin na may karamdaman ay mapagaling sila sa harapan ng puong may kapal. No? Kasi yun ang ating patron eh. Nawa yung mapalakas natin yung debosyon. No, hindi lang sabagat, ba't ka nagdarasal? Kasi may sakit ako eh. No? Hindi. Ba't ka nagdarasal? Kasi gusto kong tularan si San Martin na tumutulong sa mga may karamdaman. No? Kasi mahirap ang magkasakit. Mahirap ang magkaroon ng kamag-anak at mahal sa buhay na may sakit. No? Mahirap mag-alaga sa mga may sakit. No? Kaya ako nagdarasal. Ito yung pwede kong maitulong para sa kanila. Sana po mapalakas natin yung debosyon na yan. So yun po yung bahagay na kung saan magtapunan. Malapalakas natin ang mga programa natin ng parokya sa kalusugan. Pangalawa po siguro may ibabahagi po natin ngayon para po sa pagkilos na ito. Sabi ko nga po ay yung paanyaya na alin ay na kung maaari ay eat fresh. Kumain ng sariwa. Yun ang isang basic na pwede natin gawin no, sa mga panahon na ito. No? Huwag tayong masanay sa mga dilata. Huwag tayong masanay sa fast food. No? Kasi kung kayo po'y nanonood ng CNN, no? Meron nung kasing CNN Philippines. Palagi yung binibigyan ng pansin nyo sa CNN Philippines. Alin? Noong 1989, ang mga bata na obese ay 1% lamang. Noong 2013, that is 3 years ago already, 5% na ang mga bata nating obese. So, ibig sabihin, wala pang 20 years. 1% to 5% of the existing children's population. Dami na noon. No? Bahagi yun na kung saan. Bakit? Gawa ng pagkain. Gawa ng pagkain. Kaya, kung talagang maiwasan natin ang pagkain ng mga bagay na kuntusin po natin na naimbak na, iwasan natin. No? Kung mayroon tayong makakain na sariwa, kumain tayo ng sariwa. No? Kung halimbawa ay kayo ay magju-juice, no? Instead na bumili kayo ng nakabote na juice, edi baka naman mayroon dyan kayong mismong halimbawa na prutas na pwede niyong gawing juice. No? Pagkabas kung sa bagay sa ngayong kapanahonan na ito, ay medyo mas matrabaho. No? Kaysa nga naman bibili ka na lang sa tindahan, no? Iaabot mo lamang yung pera, meron ka na kaagad. No? Pero bahagi yun, no? Na kung saan po ay yun yung hamon na kung mayroon tayong sariwang pagkain, ay ang kainin natin ay sariwang pagkain. Sapagkat malaki pong bahagi ng ating kalusugan ay nanggagaling sa uri ng ating kinakain. At isa po yun, yung sariwa. No? Sariwang pagkain. Kung yan man po ay mga, well, mas maganda po siguro yung mga vegetable, no? Kasi talagang sariwa yan. No? Pero yung kahit na po yung mga karne, no? Yung karne ho, kung maaari, kung kayo ay makabibili ng bagong katay, no? Ay di yung binili nyo lamang yung bagong katay. No? Bago masyadong kung maaari sa nang mag-iimba, kung kayo naman ay araw-araw na namamalengke, no? Ay, ba't pa kayo mag-iimba? Pupunter naman kayo sa palengke araw-araw. Yun po ilan lamang sa mga bagay na kung saan ay makita po natin.
Sabagat, mas malaki po yung importansya na kung saan, ay, depende rin yung sa bibilan nyo, kasi kung bibilan nyo rin ay frozen din, ay di wala rin kwenta. Ano? Pero yun yung hamon, kung maiwasan natin ng pagkain na hindi sariwa, ay iwasan natin. Kumain tayo ng sariwa. Kahit na kuminsan, mas matrabaho kaysa roon sa bibili ka doon sa mga fast food. No? Kasi, bakit ako kuminsan na bibili ka doon sa mga fast food? Eh, kasi, yun ang nakasanayan. No? Masikat ka. No? Masikat ka. Pero, kung nais ninyo ng kalusugan, no? Prepare your own food. No? Kayo mismo ang maganda ng inyong pagkain. Na kung tuusin po, ay higit na magbibigay ng maayos na kalusugan sa inyo at sa inyong mga anak at sa inyong mga apo. So itong dalawa lang pong nais kong hihain po sa inyo, babagat yun ang maliwanag na ipinapahayag ng pong may kapal, no? Katulad ni Maria, gawin ninyo lahat ng kanyang pinag-uutos. At isa ko sa kanyang pinag-uutos sa Ellen, nais ko gumaling ka. Nais ng Diyos na wala tayong karamdaman. Kaya, nais ng Diyos na tayo, kung sakali mang mayroon tayong nararamdaman sa mga karamdaman, ating mga sakit, gusto ng Diyos na tayo pagalingin. Gamitin natin yung panahon na ito ng higit na pagkakit. Ito po yung dalawang hamon na ibinibigay po sa atin. No? Nawa po ay magtulungan tayo para po mabalakas ang mga programang pangpastoral sa larangan ng kalusugan. At pangalawa, ay pagsumikapan natin na kumain ng sariwa sa ating mga pagkain. Kandung itong mga aray. Thank you.
Dalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kaligtaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumutulong nawa sa aming ginagawa upang siya na induwan ni Maria na hindi bumawas kundi lalo pang magpaganap sa pagkabirhen ay magpaging dapat na kalugtan mo sa aming pagkahain. Sa kawagubatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoon kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ginugunita ang kabistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na Birhen, totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay na iyong anak na kanyang sinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, ginawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang apunan, ninawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang kantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, inyayari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingabin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Busbusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, ni Benaventura, at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ni San Martin at ang lahat ng mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa karangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanyang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa harapan ng Poong May Kapal na mapalakas ang ating mga programang pangkalusugan. Thank you.
Dalangin kami ang Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na laging sumay inyo. At sumay inyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ama naming mapagmahal, sa pag-asalo namin sa banal na ginabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagkaparangal namin sa mahal na Birhen ng Lourdes at pagtulad namin sa kanya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. So yung patuloy po natin paanyaya, ano, kapag araw ng Webes, ito po yung araw na itinalaga natin para po sa panalangin natin sa mga kapatid natin na may sakit at sa mga nag-aalaga sa mga may sakit. Ano? Yun po ay may vigil tayo mula 7 o'clock ng umaga hanggang 7 o'clock ng gabi. Ano? So, kung sakali man may panahon kayo na bumisita, ano, doon sa pamparokya nating simbahan. Pero ginagawa po natin ito doon sa maliit na chapel. Ano? Doon tayo nag-vigil. Ano? So, pero yun, ano? Idiadasal natin sa Diyos kasama ni San Martin at ang mahal na Birhen ng Lourdes. Sumayin niyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Umayo kayo, taglay ang pag-ibig at awa ng Diyos na naging tao. Salamat sa Diyos. Happy fiesta po sa inyong lahat.
Kayong magsiuwi, may kaunti pong salo-salo. Salamat. Marami. Wala kaunti. Pero alas 8 nagsimula na agad. Alas 8 nagsimula na agad. Alas 8 nagsimula na agad. Hindi naman. Kasi karating hindi ko lang ito pagtingin ko sa bahay. Bukas. Bisa ba yun ka? Aba! Ayan, nakuha mo na yung sabot mo. Ito yung kapag umihinit, ay nakikita yung ano, nakikita yung...